Malay nyo, sa susunod, si Tanggol naman ang mabaril. Ako na pala ang papalit sa kanya. What? Huwag ka nang umiyak. What's up mga kamanyakol? Welcome na naman sa panibagong edition. Pag-uusapan ng mga lalaki, syempre. Lalaki. Mainit-init sa mundo ng show business yung pagkakamatay ni Mokang sa Batang Quiapo. Ba't kinuha mo ang buhay na babae? Pinangababang. Alam si Mokang? Oo naman, magaling mag-twerk yun. May sarili nga siyang grupo, Mokang Girls. Mokang Girls! Wow! Pero seriously, kilala mo ba si Mocha? Nakikita ko siya sa ano, sa ibang mga social platforms, dun sa mga clip ng Batang Quiapo. Na, nalungkot ako, naiyak ako ng very very light. Nakita ko na headshot siya. To make it short, kwento ko sa'yo, si Mocha ay kababata ni Tanggol. Ito yung laging binubuli ni Tanggol ng bata, pero lagi din naman yung pinagtatanggol. Kasi nga, ang sabi ni Tanggol, si Mocha ang kanyang prinsesa. Hanggang tumanda, totoo yun. Hanggang tumanda sila ng tumanda, hanggang nabot nila yung edad nila yun, ang dami nangyari, si Mokang pa rin yung nasa isip niya. So, sobrang napaganda ng kanilang love so, story. So, love niya yun? Sobra. Hilig ako! Oh my God! Sana all love. Tingin mo, boys, bakit kaya piniling umalis o tanggalin si Lobby po o si Mokang sa Batang Quiapo? Sa pananaw ko, kasi diba pumasok nga sa scene itong si Ivan Alawi. So itong sa tingin ko para mas humaba yung istorya, naglagay ng ibang twist, naglagay ng ibang karakter na magre-replace nung kay Mokang. Kasi nga napaka-awkward naman, si Mokang naging asawa ng tatay ni Tanggol. Yung tatay ni Tanggol, hindi niya alam na yung tatay ni Tanggol ay yung pala yung humahabol sa kanya na bumabaril sa kanila. Hindi kaya gusto lang tumikim ni Tanggol ng ibang potahe. Sawa na siya sa adobo. Ha? Andiyan na si Ivana, may sinigang. Issue? Masabaw. Pero ano, boys, nakakita ko ng isang sa showbiz balita, parang tinanong si Lobby po na ano masasabi niya sa pag-alis niya dito sa Batang Quiapo. Everything is positive talaga. Actually, masaya nga daw siya na naging part siya sa isang project na nagre-representa sa kanyang tatay na si FPJ nga. Very legendary. At sabi niya pa nga doon sa interview na sa tatay niya na huwag kang mag-alala, nasa mabuting kamay ang iyong legacy. So nakakatawa tong kahit umalis si Lobby po, no hard feelings. Nakikita mo talaga na maayos yung naging transition from Lobby to Ivana. Oo. Kasi itong si Ivana talaga kahit na late existence lang din siya dito sa ano, sa Batang Quiapo, pero napaganda ng karakter na binigay sa kanya. Ano na bang magiging karakter dito? Sa ngayon sa nakikita ko, si Ivana Alawi ay ito siya yung magiging pinaka-leading lady ni Tanggol. Kasi nga si Ivana, na-fall na siya kay Tanggol eh, di ba? Yung nagseselos siya, time to time na makikita niya si Mokang sa si Tanggol, nagkahawak ng kamay na magkatabi sila. So, pinapakita niya na nagseselos talaga siya. Sobra ng maharot siya nins. Sobra na yan. Pero ano, parang both beneficial dun sa Batang Quiapo at saka sa career na rin ni Ivana eh, no? Kasi more exposure for Ivana. And di rin naman natin maikakaila na ang laki ng following ni Ivana, hindi lang sa YouTube, pero kung sa iba't ibang platform, lalo na yung mga lalaking katulad natin na manyakol. Pinapalo talaga si Ivana. So, dinadownload ko may mga picture dati. Kung nakaka-relate kayo sa usapan namin na to, ano ba yung mga pananaw ninyo? I-comment niyo dyan sa ibaba. Tingin nyo ba? Ano ba yung mangyayari? Tingin nyo ba? Mas magandang, ano kayo, Team Mokang? O Team Ivana? Sinong mas bagay kay Tanggol? Kung magkakaroon ng twist o panibagong twist ang Batang Quiapo at bigla na lang lumitaw si Mokang ulit, hindi pala siya totoong namatay. Gumaling pala siya sa pagkaka-headshot. Magkikita muli si Tanggol at si Mokang. Pero,
si Ivana o si Bubbles na sa kasi tanggol that time. Mm. Sino ang pipiliin ninyo, mga kamanyakol? Comment down. Yan! Ah, oh, di ba? Ako team Bubbles ako. Siyempre, dinadownload mo yung picture. Pero crush ko si Mokang. Ah, okay. Ang ganda-ganda ni Mokang, grabe. Mas maganda si Bubbles para sa akin. Pero para sa akin, team Mokang ako. Baligtad naman. Okay, sige. Team Bubbles ako. Tingnan natin. Ah, makikita natin yan sa mga darating na panahon. Malay nyo, sa susunod, si Tanggol naman ang mabaril. Ako na pala ang papalit sa kanya. Huwag ka nang umiyak. Hanggang dito na lang nagtatapos ang ating vlog sa araw na to. Siguro ang last message na lang natin na don't forget to like and subscribe. And follow yung mga pages namin, lalo na subscribe dito sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. Thank you. Thank you. Bye. Bye.